Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat. Katatapos lang po ng gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival. And yun na nga, sabi ko na manggugulat, mambubulabog ang mga jurors ngayon. Kasi nga, panibagong set of winners talaga ang nasaksihan ngayon. Kumbaga, yung mga in-expect na mananalo ay hindi nanalo. Like for example, sinasabi nila si John Arcilla ay malakas para sa pelikula niyang Suarez, The Healing Priest. Pero natalo nga siya. Si Philip Salvador din ay sinasabing malakas na contender para sa kanyang pelikulang Isa Pang Bahaghari, pero lot pa din. At syempre, andyan pa yung mga pangalan sa Best Actress, sila Nora Honor para sa Isa Pang Bahaghari, Isa Calzado para sa Tagpuan, at si Sylvia Sanchez para sa Coming Home. Yun, nagulat nga, medyo na surprise talaga ang mga manonood dahil yung mga inaasahan nilang mananalo sa acting category ay hindi nanalo. Dahil ang winner nga ay ang tandem ng fangirl na si Charlie Dizon for Best Actress and Paolo Avellino for Best Actor. Ayan, napanood ko tong pelikula na to. Pinanood ko to kagabi at hinimay-himay ko. In fairness, magagaling naman silang artista talaga. Wala ka namang itutulak kabigi na, kumbaga, na-deliver naman nila kung ano yung dapat, kung ano yung hinihingi sa mga character nila. Si Paolo bilang isang sikat na artista na may tinatagong, kumbaga, maruming pagkatao. Yung talagang yung bibig niya, lumalabas yung lahat ng klase ng mura. Isa siyang masamang tao, isang masamang artista sa pelikulang ito. At si Charlie Dizon naman, isang napaka, alam niyo yung mga fan talaga ngayon, yung mga avid fan na tinatawag nila. Yon, ganun na ganun siya, yung gagawin ng lahat para sa kanyang idolo. Susundan niya ito, talagang gagawin niyang bumili ng mga dapat bumili. Kasi hodang suway niya ang kanyang mga magulang, mapuntahan lang niya ang kanyang idol. Pero ang kanyang background nga din ay meron din siyang problema sa pamilya. Kaya, ayun, masyadong, actually, yung character ng dalawa, sobrang, acting piece talaga siya. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag ang character ng isang tao ay maraming problema. So yun, doon parang sinasabi nga na marami kang klaseng acting na pwedeng ipakita. And which is parang nabigay naman nila Paolo at ni Charlie yung mga hinihingi sa kanila. Of course, well, may mga nagsasabing bakit hindi si Nora, bakit hindi si Isa, or iba, bakit hindi si Philip, bakit hindi si John or Cillian, ang gagaling na, mga napatunayan at napakahusay, ba't hindi sila manalo? Pero alam naman natin, meron tayong jurors na dapat sundin. At syempre, hindi basta-basta ang mga jurors, ha. Nakita nyo naman ang mga jurors. Number one dyan, si Richard Gomez, di ba? Jura siya. Si Ms. Duwalhati Bautista, si Dre Carlos, si John Reyna, si Mr. Rico Hizon, Mr. Paolo Villaluna, Mr. Gary Revillas, Mr. Jay Durias, Mr. Corazon Bautista Cruz, Ms. Belinda Enriquez, at ang MTRCB Chairman, Ms. Rachel Arenas, and of course, Honorable Carlo Alex Nograles. So sila mga jurors, pumili ng mga winners this year. No? So, mahirap namang questionin kung ano. Sabi ko nga, kanya-kanyang taste lang yan, kung sinong bet nila. Eh, siguro, for them, mas gusto nila sila, Paolo at Charlie, so wala tayong magagawa. But anyways, yun talaga ang buhay. So, mamaya po, after this, medyo, babasahin ko na ang complete list of winners para at least aware kayo kung sino-sino sila. Okay, guys? Anyway, eto pa ang ibang mga nanalo sa Metro Manila Film Festival. Paano maging babae, De La Salle College of St. Benilde, for winning Best Student Short Film. Ayan, nanalo din ang The Missing. Si Seo Masunaga na bilang Best Child Performer. Wagi nga si Vincent Villa ng Fangirl para sa Best Sound. Ang Magic Land si Emerson Texon para sa Best Musical Score. The Boy Foretold by the Stars. Ulan by Jay Cura, Paul Protasio. Best Original Theme Song. Wagi din ang Magic Land sina Richard Francia and Ryan Grimare, Central Digital Lapper. Best Visual Effects. And of course, Magic Land para si Erickson Navarro para sa Best Production Design. Wagi uli ang Fangirls na si Benjamin Tolentino para sa Best Editing. Neil Dasan ang Fangirl para sa Best Cinematography. The Boy Foretold by the Stars, nanalo sila ng Gender Sensitivity Award.
Suarez, the Healing Priest, nanalo ng Dagat Puno Antonio J. Villegas Cultural Award. And of course, Magic Land ulit, nanalo sila ng FEJ Memorial Award. Wagi nga si ang director ng Fangirl, si Antoinette Hadaone, para sa kanya. For winning Best Screenplay, ah. Best Screenplay po yan. And then, nanalo rin si Michael DeMessa bilang Best Actor in a Supporting Role or Best Supporting Actor para sa isa pang bahaghari. Napanood ko tong pelikula to at napakahusay niya. Isa siyang trans woman dito. And of course, siya Ina Magdayo para sa tagpuan, nanalo po siyang Best Actress in a Supporting Role or Best Supporting Actress. At yun na nga, again, si Antoinette Hadaone ng Fangirl ang nanalong Best Director. And again, ulitin ko, si Charlie Dison ang nanalong Best Actress at si Paolo Avellino ang nanalong Best Actor at panalo rin ang Fangirl para sa Best Picture. Ayan, in short, talagang humamig po ng awards ang Fangirl dito. Kumbaga, kung bibilangin natin, siguro sa nasa simula yun, ha? Siguro parang nag-share-share dito ang Magic Land para sa mga technical nila. And then, well, ang Magic Land nga, and then, pero pinakamarami pa rin talaga ang Fangirl. In short, sila talaga ang waging-wagi. At aside from the fact na sila rin ang isa sa pinaka or pinakamaingay na pelikula for this year para sa Metro Manila Film Festival 2020. Dahil unang-una nga pinag-usapan doon yung, well, ang nota or organ ni Paolo Avellino. Nasabi ko na nga nung una pa, mukhang fake yon. And it turned out, nakita ko na yung sa Facebook kung paano ginawa yung scene na yon. Ayun nga, kinabitan siya ng prosthetics. Ginawan siya ng ganon. So, bongga, diba? Maraming napaniwala, maraming na, kumbaga, nagka-interest, nag-ingay na yon. Pero just the same, ayun nga, humataw na sila. And for sure naman ako, wala akong gusto ko talaga kumita lahat ng pelikula. And you know what? Ako feeling ko naman, bali wala naman to kila Nora Honor, Phyllis Salvador, John Arcelia, sila kasi wala na talaga silang dapat patunayan. Lahat ng klase ng awards at tanggap na nila, yan si John Arcelia. Ganun din. Hindi lang siya dito nanalo rin siya sa abroad. Ganun din sila, Isa Calzado. And I guess, sa kanila, normal lang yan. Yung mga fans na lang naman ang nagsasabi ng ganito or ganyan. Kasi, syempre, mas gusto nilang manalo ang kanilang idolo. But again and again, kung yung mga veteran stars ang tatanungin nyo, bali wala sa kanila yung awards na yan. Sabi lang nila, bonus pag nanalo sila. If not, well, better luck next time. But ang importante, wala na silang dapat patunayan dahil nagawa na nila, na ipakita na nila kung gaano sila kahusay na artista. Again, congratulations kay Charlie Dison. Napakalaking point ito, napakalaking karangalan ito para sa kanya. So, ganun din kay Paolo Avellino. Worth it ang pag-try niya pag gano'n. So, yun na muna. Bye-bye and see you soon. Okay.